last week tinuro po sa atin ni Brother Mike about the hope. Now today, I'm going to teach you about the topic called Grace is Greater than the Law. Hindi hamak naman po mas higit ang biyaya ng Diyos kaysa sa kautusan. Naniniwala po ba kayo doon? The question is, why is that? Bakit ba mas higit ang grace kaysa sa law? So yan po yung sasagutin natin this afternoon. So if you have your Bibles, I want you to open it on the book of John. Yan po yung ating main verse. John chapter 1 and verse 17. Just highlight it. And you know, if you have some time later on, I want you to read the whole John chapter 1. Napakaganda po nung content ng chapter 1 ng John. So just for the sake of having one particular translation this afternoon, so if you able to look at the screen, I'm going to be reading in the New King James Version. Sabi po rito, verse 17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Now, before we proceed, let us, you know, do some clarification in the definition of words. Sometimes, you know, meron po tayong binabanggit na definition of terms, pero hindi po natin alam yung meaning. Kaya po ngayon, I want to clarify these things now. Madalas po natin narinig yung word na law. Everybody say law. Ano ba yung law na yan? Yan ba yung UAE law? Philippine law? Anong klaseng law ba yan? So, tignan po natin ang ibig sabihin ng law. Pagka po narinig natin yung word na law, ito po yung ibig sabihin nun. The Bible refers it to several things. Maaring ang tinunukod po dito ay yung Ten Commandments. Alam niyo po yung Ten Commandments? So, Ten Commandments, ito po yung tinatawag na moral laws, no? Kapag rin po sinabing law, it also refers to the ceremonial laws. No, alam niyo po yung ceremonial laws, malami pong ceremonies or rituals and practices yung Israel. So, it has been listed down yung mga iba't ibang bagay na kailangan nilang sundin when it comes to their, you know, ceremonies. Halimbawa, isa na nga po dun yung honor the Sabbath day. No, sa kanila po, very, very holy yung Sabbath day. Now, pagka rin po sinabing law, it also refers to the Torah or the Pentateuch. Ano po ibig sabihin nun? Torah or the Pentateuch is the first five books of the Bible. Ano yung first five books of the Bible? So, ito po yung first five books na sinulat po ni Moses. So, amen. No? Hallelujah. No? Kapag po sinabing law, and lastly, it also refers to human performance or works or gawa. Why? Because the objective of the law is to get you obey. Ang objective po ng law ay kailangan ikaw ay sumunod. Obedience to the law. Now, kapag sumunod ka sa law, of course, that's your obedience. And now you're performing. Law is all about the performance of a person. Yes, nagawa ko to. Nagawa ko yung law number one, nagawa ko yung law number two, nagawa ko yung law. So it's all about me. I perform it, I did it, I done that. I check all the T's and I check all the I's. I'm good, I'm perfect. No? Naalala niyo po yung rich young man na lumapit kay Jesus, di ba? Sabi niya, what must I do to earn, you know, to have eternal life? Ano, sabi niya, ito, ginawa ko na yung law, nasunod ko yung law. So parang ganun, matindi, no? Parang his performance, no, but that's not my topic this afternoon. Amen. So clear na po ba yun? Kapag binabanggit po nating law, it's either one of these four. Amen? So going back to our text, John chapter 1, verse 17, I have three observations about this verse. So dito po natin, himahimayin po natin para maintindihan po natin kung ano ba yung meaning itong passage na to, no? For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Now, first observation po, makikita po natin, the law and grace are two contrasting entities. Magkaiba po yung law, magkaiba po yung grace. Amen. Nililinaw ko lang po, hindi po magkaibigan ang law and grace. Sila po ay magkasalungat, hindi po sila magkapartido, iba po sila ng grupo, hindi po sila magkakaba, hindi po sila nag-holding hands while walking, nagkokontrahan po sila, malino po, they are contrasting entities. Amen? Kaya po kung babasahin niyo po muli, dun sa verse 17, I highlight that word, but. Yung pong word na but is a contrasting conjunction word. So ibig sabihin, it pertains to contrasting two words. So from there, makikita po natin easily magkahiwalay talaga ang law and grace. So, and Apostle Paul affirms this, no, na magkahiwalay po talaga yung law and grace. Sabi po sa Romans chapter 11 and verse 6, and if by grace,
then it's no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it's no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Sa Tagalog po, ano po ibig sabihin yan? Ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, di ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa. Amen? Sapagkat, yun po yung contrasting conjunction doon, kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. Malino naman po, ano? In English ko na, Tinagalog na, amen? So, hindi po pwedeng law and grace. Hindi po pwedeng works plus grace. No? It should either work or grace. You cannot mix them together. Look up here. Sabi po rito, for grace to be grace in its purest form, it has to be void from any kind of works. Amen. And vice versa rin po, you know, for work to be work in its purest form, it has to be void from any kind of works. So parang ganito yan, kapag kayong grace, pinatakan mo ng konting work lang, kahit konting lang, hindi na po siya pure grace. I mean, ligtas na ba talaga ako? Pastor, gusto kong malaman kung ligtas na ako? Paano ba malaman kung magligtas na talaga ako? I'm already saved. Kailangan ba magpray? Habaan yung prayer, no? Para sigurado magpray na rin ako kay Mother Mary. Para sigurado magpray na rin ako kay Saint John, kay Saint Peter, kay Saint ano pa? Ang daming ng santo, no? Saint Bernard. Parang aso yata yun. Hindi na, kapag dinagdagan mo na, hindi na siya grace. Alam naman po natin yung grace. No? Eh ganun din po yung kapag yung works naman at dinagdagan mo ng konting grace, hindi na rin po siya pure works. Patakan mo lang ng konting grace. No? Alam niyo po yung song na Gusto Kong Bumait? Gusto Kong Bumait? Nasa tao ang gawa, mali po yun. Yun po yung works na tinatawag. I mean, gawa ko ng gawa. You know? Bahala na si Lord kung maaawa siya sa akin. Kung may grace talaga si Lord, maaawa siya sa akin. Kaya maling concept po yun. No? Kaya daw, dapat po malinaw po sa atin ang separation. There's a fine line between law and grace. It's either you are under grace or under the law. You cannot have both covenants. You have to make a choice. And you know what? God made a choice. Kasi po marami mong tao ngayon, no, even Christians na hindi pa sila nakakapag-decide kung saan ba talaga sila, you know, grace ba ako or mixture. Kapag sinabi mixture, grace plus. No, that's not correct. It should be grace alone. Amen? No. And I feel sorry for them. I mean, nasa grace ka na, alis ka pa ng grace. Nasa grace ka na, dadagdagan mo pa ng gawa. You know? Sabi nun sa inawit natin, it is finished. Amen. The victory has won. Wala kang ginawa roon. Binigay sa'yo yung victory. Kaya po ganun na lang yung pagpupush namin sa inyo. No? Join the Bible study at attend tayo sa Sunday service. No? Para po maunawaan natin itong grace na to, because the grace of God is so amazing. Grace is better and grace is not a license to sin. Yun po yun. Kaya paulit-ulit po namin tinuturo sa inyo kasi marami po nagtatanong. Pagtanong, saan ka nag-church kapatid? Ay, sa Grace Unlimited kami. Ay, naku, ingat ka dyan, Brad. Yung mga grace people na yan, they're giving you license to sin. Ngayon, kung hindi ka nakikinig sa pag-aaral natin, ay, ganun ba yun? Alis na ako sa Grace Unlimited. No? Hindi, kaya po namin ito paulit-ulit kasi kapag kami nagsabi po sa inyo ng ganun, now you can defend the grace of God. No, sasabihin mo, hindi. Grace is not the license to sin. Grace empowers me not to commit sin. Amen? And the law, alam niyo po yung law, kaya po natin po pinag-aaralan, kaya grace is greater than the law because ang law ay tapos na po. Tinapos na po ni Jesus ang law. I will explain that further later. Amen. Now, ang tanong ko po sa inyo, are you under grace or are you under the law?
Pastor, pag-isipan ko pa ang paigi. Sige. Later on, mamaya, maintindihan po natin. Under grace or under law. Now, second observation. Now, the law was from a distance while grace is up close and personal. Two important verb here na makikita po natin sa passage na to. For the law was given, number one, to Moses, by Moses. Number two is grace and truth came through Jesus Christ. Given and came. Now, ang law po o yung kautusan ay binigay o pinadala sa pamamagitan ng servant na si Moses. While yung biyaya o yung grace at yung katotohanan ay dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ang tanong ko sa inyo, ano ang mas personal? Yung pinadala o yung dumating? Inuulit ko po, ano yung mas personal? Yung pinadala o yung dumating? Dumating. Yung dumating. Amen. That is why grace and truth is more personal. Anak mismo yung dumating. While law was just given to a servant. Of course, the Son is much greater than the servant. Jesus is much greater than Moses. Amen. Now, the third observation here from the same passage, grace and truth are one entity. Now, isa lang po yung grace and truth. Although it seemingly looks like two separate words, but on this particular passage, it pertains to just one entity. Bakit po? No? Amen. Grace and truth are one, and it refers to only one person, and that person is Jesus. Jesus is the grace of God, and Jesus is the truth of God. Pastor, parang wala namang application yan sa buhay ko. Parang wala naman yung kinalaman sa pinagdadaanan ko. Wait, kapatid. Meron po ito. At kung maintindihan mo yung truth about this passage, it's an eye-opener for you. Amen? So, grace, alam naman po natin, Jesus is the grace of God. Amen? Marami pong passage na nagpa-pertain o nagpapatunay na si Jesus at ang biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Basahin nyo na lang po, assignment. And Romans chapter 3 and verse 23 to 24. Now, Jesus is also the truth, no? Sabi po sa John chapter 14 and verse 6, I am the way, the truth, and the life. Siya na po mismo yung nagsasabi, no? Amen? Kaya po, ito po yung connection nito sa buhay mo ngayon, kapatid. At ito yung magagamit mo sa pang-araw-araw mong buhay. Now, sabi po sa John chapter 8 and verse 32, ano po sabi rito? And you will know the truth, and the truth will set you free. Now, since alam na po natin na Jesus, si Jesus is the grace of God, and Jesus is also the truth, now it is safe to say, di ba, na pwede nating safe to say na sabihin that the grace is the truth that sets people free. Grace is the truth. Ang biyaya ay ang katotohanan na pwedeng magpalaya sa tao. Alam niyo po, may mga churches at may mga pastors even na against sa grace. Kagaya po ng sinasabi ko, no? Kasi po, I experienced that, no? And one very, very senior pastor even told me before, you know, wala kang karapatang tumayo sa pulpito at mag-preach. Imagine saying that word to me. So, kung mahina-hina po ako noon, oo nga, no, wala akong right tumayo para mag-preach. I'm not perfect. Hindi ako nag-aral ng Bible school. Hindi ako marunong masyadong mag-Ingles. Ako'y mahiyaing tao. You know, ako ay hindi masyadong mapagsalita. So if I take that all, you will no longer see me in the church. Sabihan ka, you don't have the right to stand in front of the pulpit and preach. No. Because they are against grace. And hindi ko lang mga po maintindihan, as we all know that Jesus is the grace of God, kung against sila sa grace, it means they're against Jesus.
Hindi ko lang alam kung anong Bible po yung binabasa nila, no? Kaya sinasabi nga nila, eh, hindi sapat yung puro grace lang. Hindi ka puro dapat grace, grace lang ang tinuturo mo. Dapat meron ka rin truth na tinuturo. No, parang pinapahiwatig nila na walang truth sa grace. Na para bang ang truth or grace is two separate entity? No, just like what I said, grace and truth is one entity. Kapag ka natutunan mo ang grace, malalaman mo ang truth. At kapag nalaman mo ang truth, malalaman mo ang grace. You cannot get grace without getting the truth. And you cannot get the truth without getting grace. Because grace and truth refers to Jesus Christ. That's why we can safely say, no, yun po yun, grace and truth, na pwede po natin, we can now safely say in John chapter 18, verse 32, that you shall know grace, you shall know the truth. And grace, which is the truth, shall make you free. Again, Pastor, anong ngayon kinalaman niyan? Okay, alam ko na yung grace and truth is Jesus. Anong kinalaman ngayon sa buhay ko, Pastor? Ang laki ng problema ko. Ang laki ng pinapagdaanan ko. Kanina, nagtaas kayo ng kamay, you know? Amen. Now, alam nyo, ayaw ni Satan na malaman nyo yung teaching about the truth of grace. Ayaw niya. Kaya ganun na lang yung paghikayat ng mundo sa atin. Huwag tayong mag-church, huwag tayong makinig. You know, punta na lang tayo doon, punta na lang tayo din eh. You know? Because once Satan knew, once you know the truth, wala na siyang pwedeng magawa sa'yo. Now, I'm going to give you this illustration. Alam ko, many times narinig nyo na po itong example na to, but this is perfect for this illustration, no? Kaya po, ang tanong ko po sa inyo, sino rito gustong makapagbakasyon? Amen. Malay mo, hindi nagtaas, sige, hindi kayo makapagbakasyon, no? Malay mo, di ba? Wala mo, wala, taas ka lang, amay, di ba? Gusto mo makapunta ng ibang bansa, right? Amen, no? Now, just in case, no, merong nag-bless sa inyo, magbabakasyon kayo sa Baku, parang meron na yata sa Azerbaijan, meron ba dyan? Sa Georgia, you know. Now, always remember, read your ticket. Because once you read the ticket, there are perks and benefits included there. Now, baka hindi mo alam, kasama pala yung meal. Baka hindi mo alam, bayad pala yun. Eh, ikaw eh, ayokong umorder kasi mahal-mahal eh. No? Magbabayad pa ako. Wala na nga akong pera. Eh, hindi mo alam kasama pala doon sa binayaran mong ticket, no? Ang nangyari ngayon, gutom ka sa buong biyahe, no? But brothers and sisters, let me tell you this. It's not just about the destination. It's not just about the destination. You know, alam nyo, sabi nung iba, eh, pare-parehas lang eh, kaya, no? Lahat naman tayo makakarating doon. Basta, importante, makasakay tayo sa eroplano. Well, tama naman po, di ba? Tanong ko sa inyo, kung nakasakay ka sa eroplano, tapos ang ticket mo ay economy class, no? Tapos may kasabay ka, you know, yung kasabay mo nasa first class. But I'm telling you, it's not like economy class. Ang question, kung ikaw nasa economy class, yung kasama mo o yung kasabayan mo nasa first class, ang tanong, pareho ba, nakasakay kayo sa same airplane, ang tanong, pareho ba kayong makakarating sa destination nyo? Yes. Pareho ba kayong makakarating? Yes. Yes. Pareho po kayong makakarating, pero hindi kayo parehas ng kondisyon. Well, of course, for obvious reasons, karamihan nga kaya economy yung pinipili kasi ito yung mura, right? No? Sabi nga na iba, maging practical na lang tayo. Imagine, no? Kasi sa economy class nga naman, nandiyan po yung piso fare, zero fare, unfair. No? Kaya nga unfair kasi piso lang mabayaran mo, ano lang dala-dala mo. Damit lang, you know? Pag lahat may bayad, no? Nakasakay ka nga sa aeroplano, pero hirap ka naman sa flight, right? Yung iba nga, kung may pagkakataon lang talaga, nakikiusap eh. Kahit walang upuan, baka naman pwedeng chance passenger na lang. Tatayo na lang ako, no? Eh sabi, bawal sa aeroplano nakatayo. Hindi, yung stewardess nyo nakatayo eh, sa buong flight eh. Napansin ko lang yun, di ba? Nga naman, yung stewardess palakad-lakad lang nakatayo, no?
kung pwedeng nakatayo, tatayo na lang din ako, you know? Kasi nga ang mentality ng karamihan tao ay makarating lang. Mga kapatid, meron po mga Kristiyano sa panahon ngayon na ganun ang mentality. Makarating lang ako, okay na. Now, doon po sa first class, no? Amen. Alam niyo po, pagka nasa first, di pa po nakasakay ng first class, but I'm just describing to you what's in the picture. Sa first class po, alam mo, nakakaunad po yung paa mo. Mahaba yung upuan. Tapos you can recline as much as you can. Pwedeng maging bed kung gusto mo. Tapos meron ka lang pipindutin konti, may magmamasahe sa likod mo. Wow! Sarap naman talaga. No? Tapos gusto mong manood ng TV, may hilahin ka lang, may sarili kang TV. May entertainment, may games, may sounds. Tapos kapag ka umorder ka, no, di ba sa economy class, tatanungin ka ng stewardess, anong gusto po? Ano ba available? Meron kami noodles. Mamili ka, Lucky Me or Maggi. Pero, sa first class, ang ibibigay sa'yo, fettuccine Alfredo pasta. Pasta! Hindi noodles! May kasama pang steak, Angus beef, well done, with gravy. San ba makakain yung pastor? You know? At kung giniginaw ka, may kumot. Walang makikialam sa kumot mo, no? Ang tanong, parehas ba kayo makakarating? Yes. Yung isa makakarating na masakit ang tuhod, masakit ang likod, masakit ang ulo, pero yung isa makakarating ng nakangiti at may saya. Parehas lang yung kanilang eroplano. Now, here's my point. Ba't ko po sinasabi to? Lahat naman po tayo nang tumanggap kay Jesus ay ligtas na for sure. Tinanggap niyo po ba si Jesus in the first place? Yes. So, kung tinanggap niyo na po si Jesus, you're already on that airplane going up there. May ticket ka na. The first time you got born again, you accept Jesus, you have been given a ticket. And guess what? Yung ticket po na binigay po sa atin ay first class, not economy class. Now, hindi ko lang po maintindihan, but maraming Kristiyano, binigyan na ng libre first class, but economy class ang gustong kuhanin. Because they don't know what's included in their ticket. Because they thought, pare-pareho lang yan, makakarating naman. Yes, pare-pareho po tayo makakarating. But the difference is, you're not enjoying your flight. And here we are enjoying our flight. Amen? Amen. Alam niyo po, hindi na tayo makukuha ni Satan from the hands of Jesus. Hindi na po tayo niya. Kaya ang magagawa, kaya po ang gusto, ang kaya na lang po niyang gawin sa atin ay bigyan tayo ng lies in our head. Linlangin tayo kasi gusto niya maging miserable ang flight mo. Hindi ka na niya makukuha. Tandaan niyo po yon. If you really, genuinely accepted Jesus Christ, hindi ka na niya maisasama sa hell. Your destination mo is there in heaven. No? Ang kaya na lang niyang gawin ay ang kaya na lang niyang gawin sa iyo ay kung magagawa niya na huwag mong mabasa yung nilalaman ng ticket mo, okay na sa kanya 'yon. Kasi ang gusto niya maghirap ka sa biyahe. He doesn't want you to enjoy. Amen. He doesn't want you to know the truth. Alam niyo po, because of what Jesus Christ. Naalala niyo yung tinuro po sa atin last Sunday ni Mike? Yung righteousness ni Jesus nilagay po sa atin, and now we are all righteous, and therefore since we are righteous, God is obliged to bless you. Amen. He is obliged. He has all the right to bless you because He sees you righteous. And the good news is this, kasama po yan sa mga ticket na binigay po sa atin. Kasama ang pagpapala ng Panginoon, kasama ang kagalingan, kaligtasan, ang pabor at ang biyaya. Hindi mo kailangang manatiling defeated by sin. Hindi mo kailangang maging defeated by sickness or poverty. No, alam ko marami po tayong kapatiran dito actually na
started a business. No, I just want to recognize them kasi baka mamaya meron kayong need. And their business is what you're looking for. Kagaya po ni Kuya Ed, meron po silang business ngayon na visa services, no? Kung meron kayong mga visa issues or something about your visa, you can approach Kuya Ed. Andiyan po siya sa likod, no? Meron din po tayong immigration business, no? From Jensen and Mike, no? Yung gustong pumunta ng Canada, punta po kayo sa kanila. Well, of course, may bayad po yun. Hindi kayo papupuntahin na libre doon, no? Eh, ganun din po yung kay Kuya Ed. Siyempre, of course, business nga po eh, no? But I'm promoting them. Meron din po tayo, asan mo kay Brother Justoni, tsaka kay Leo, no? Yung flower shop, if you need flowers, no? Hindi ko po alam kung ibang business ni, ano, baka meron pa pong may ibang business po sa inyo. Kay Ate Sally, meron po siyang snack business. Hindi ko po alam yung tawag. But no, it's, if you want to get some, you can approach her later. No? Bili lang po kayo, no? So, what I'm saying is, God has blessed you with this business. At kung alam mo yung truth about the grace, and alam mo yung truth about what God has given to you, I mean, you can declare over your business that my business is covered by the grace of God. Amen. Hindi ito pwedeng sirain ng kaaway, hindi ito pwedeng guluhin ng kaaway. Amen. My business will flourish, my business will prosper. Amen. I declare that sa inyo. Amen. At kung meron pa po kayo, hindi ko alam na meron pang may business sa inyo, ganun din po ang dinedeclare ko sa inyo. Kaya po, ang gusto ko po malaman sa inyo, basahin niyo po yung ticket na binigay sa inyo. Yung included sa inyo. Hindi lang, ang binigay po sa atin ni Jesus ay hindi lang salvation. Yun ang akala ng iba. Yes, I accept Jesus, then I'm saved. And that's it. No! Marami pong kasama yan. Amen. Salvation is free, but it's not cheap. Tandaan niyo po yan. Dahil ang laki po ng binayaran ni Jesus sa cross. Amen. Na kung ikaw, kaya ang tanong po ko sa inyo, are you under grace or are you under the law? Kung ikaw ay magpupumilit under the law, then get that economy class ticket as much as you want. Kung gusto mo yun, bahala ka. Sumakit ang likod mo, sumakit ang tuhod mo. Ano ba yun? Apir tayo, sumakit ang ulo ko. You know, parang gano'n. Amen? So now, what I'm trying to say is let us enjoy what Christ has sacrificed for us. Enjoy po natin yung sinakripisyo ni Lord, no? Ang laki po ng binayaran niya. Sabi po ng Bible, my people perish from lack of knowledge. Yun po yung karamihan, kaya hindi po nila alam eh, kasi ignorance. Kaya ngayon, tinuturo po namin sa inyo, kaya ngayon, alam nyo na kung ano yung benefits of grace. Kaya tinatawag siyang full grace. Fullness of grace, no? Alam mo, takot si Satan sa'yo kapag ka nalaman mo yung truth. Because once you know the truth, tatapang ka eh. You will become bold. No? You will become, have this faith. Yes, this is what Christ has done for me. I'd have no time for the enemies. Like, wala na akong panahon sa mga sulsul ng kaaway. Yes, I have this problem right now. Yes, I have these challenges right now. But I, because of the grace of God in me, I can overcome this. Hindi po temporary. Hindi po permanent yung challenges mo, kapatid. Well, kung di ka man sumasahod ng time, marami kang delay na sahod, that's not permanent. No. If you're having this sickness right now, that's not permanent. Kung wala ka pang trabaho ngayon, that's not permanent. But what is permanent is what Christ has finished on the cross. Amen. Kaya huwag po kayo mag-entertain, no? Ay, nagpe-pray ka, pray ka ng pray, sinasabi ng kaaway sa'yo, pray ka pa ng pray, hindi naman sinasagot ng Diyos mo. Huwag ka nang mag-church. No? Punta na lang tayo dito sa mga kumikindap-kindap. Baka malibang ka pa, no? Diba? Huwag ka pa nag-church, nagsasayang ka lang ng pamasahe, nagsasayang ka lang ng oras every Sunday. Huwag ka pa nakikinig ng salita, yun ang gusto ng kaaway. Because he doesn't want you to know the truth. Because he knows that, alam niya yung truth eh, buti pa siya alam niya. Kasi because when he knows that you know the truth, it will set you free.
Sabi po niya yun sa kanyang salita. Grace will set you free. Amen? So ang tanong ko po sa inyo, which is greater, the law or the grace of God? Which is greater, the law or the grace of God? The grace of God. Amen. Now, nakapanood na po ba kayo ng movie? Sino dito mahilig manood ng movie? Yes, salamat po sa Anes. Marami po ngayong horror movies kasi mag-Halloween, but this is just a warning to you. Tandaan niyo po na every time manonood po tayo ng horror, there's a spirit behind it. At kung ayaw niyo na yung spirit na yun ma-impart sa inyo, don't watch it. Kasi ginagamit ng kaaway po yan. Well, so sinasabi mo, Pastor, wala namang masama. Hindi. Pansinin nyo after that, nagkakaroon kayo ng nightmare. Because you're giving doorway to the enemy. Makapasok. Wala pong condemnation dito. I'm just giving you a fair warning. No? Kung manood kayo, gusto nyo manood, watch as much as you want. No? Amen. But, yung may mga movies po na, alam nyo po yun, yung unang scene ay yung ending. Nakapanood na po ba kayo ng ganon? Meron palang Starbucks coffee rito. Pwede, patikim nga. Ayan. So, yung mga ganong style po ng movie ay yung tinatawag po na director shot na kung saan ay nilalagay ng director yung ending scene in the beginning of the movie so that you will have interest, magka-interest ka na panoodin mo yung buong movie para malaman mo yung kabuuan ng storya. Now, ipapakita ko po sa inyo yung dulo kung bakit sinabi ko kanina that the law is already ended. Papakita ko po sa inyo kung kailan natapos ang law. Then, after mabasa po natin yon, I will explain to you yung story paano siya nag-end. Siyempre, kailangan alam niyo yung end, alam niyo rin po yung simula. No? Amen. So, go po tayo sa Romans. Yan. Romans chapter 10. And verse 4, sabi po rito, for Christ is the end of the law. Malinaw po, word for word, sinabi po rito sa passage na to, Christ is the end of the law. Is the law ended? Is the law ended? Yes. Who ended it? Christ. For righteousness to everyone who believes. Amen. Tapos na po ang kautusan at si Kristo po ang tumapos ng kautusan. Now, ang palatandaan po na ito ay tapos na. Paano mo malalaman na ito ay tapos na talaga? Yung sa next line po, sabi ron, for righteousness to everyone who believes. Righteousness to everyone who believes. Now, nung umiiral po yung law, nung panahon ng law, yung righteousness po can be achieved by your performance. Kaya po yung mga tao nung araw, they become self-righteous. Alam niyo po yun, naka-encounter na po ba kayo ng tao na self-righteous? Yes. Buti pa ako. Every Sunday, nag-church ako. Tignan mo nga yan, tao na yan. You know? Pataas-taas pa ng kamay. E mamaya pupunta siya sa beer house. No? Marami pong ganun tao. No? Self-righteous. Because they thought na kapag sila ay righteous for their own, God will bless them. Hindi po. Now, under grace, ano po sinasabi doon? Sa under grace, righteousness can be received by believing. You see the difference? Receiving versus achieving. Ano mas madali? Yung magpa-perform ka o yung si Christ ang magpa-perform sa'yo? You will just have to receive it by believing in Jesus. Kaya po yun po yung tinuro po sa atin, no? Last week. Maniwala ka lang in the righteousness of Jesus ay nasa iyo. Wala kang ginawa, no? Mga kapatid, dito po sa New Covenant, under grace, ang katuwiran o righteousness ay natatanggap. Hindi mo kailangang pagsikapan. The moment you believe in our Lord Jesus Christ, you are made righteous before God. And you are entitled to all the blessing that God has freely provided by the cross. Kaya po ang tawag po sa inyo, you are charito. Hindi po lang tayo basta nagsesenyas lang. Hindi rin po basta isa lang. Ano yung isa? Hindi po tayo chari one. Kaya po dalawa kasi chari two tayo. No? Sabi po ni Bishop yan. Kaya you are blessed
and highly favored. Ang question ko muli sa inyo, which is greater, the law or the grace of God? Which is greater, the law or the grace of God? Grace is greater than the law. Now, that is the last part. Ito po yung sinasabi ko, yung ending scene. Tinapos na ni Jesus yung law. Wala na po yung law. Kung gusto mong bumalik sa law, bahala ka. Pero kami, hindi na kami babalik. Under grace na po kami. Tapos na yung law. Now, it's not fair naman po kung nalaman po natin yung ending, pero hindi po natin alam yung simula. Kaya ang question po siguro na gusto nating malaman, o gusto nating sagutin ngayon, when is the law given? Kailan ba binigay yung law? Kailan ba nagsimula yung law? Gusto niyo pong malaman? Ayaw namin, Pastor, uwi na kami. Kailan ba binigay ang kautusan? The truth is, many people doesn't know kung kailan nagsimula yung law. Hindi nila alam talaga kung kailan nagsimula. Hindi rin nila alam na tapos na. No? Kaya yung iba, patuloy pa rin itong ginagamit. Patuloy pa nilang pinipreach yung law. I remember, sinare ko na po sa inyo dito, yung previous church na pinag-attendan ko, you know, ang dami pong do's and don't law kasi, yung tinuturo doon. It's like, we're walking on thin ice. No? Kapag konting mali ka lang ng hakbang, enk! Hindi ka pwedeng mag-worship leader. Kasi ang dami mong ginagawang kalokohan. Hindi ka pwedeng tumugtog sa banda. Ang dami tumutugtog ka sa beer house eh. No? Hindi ka pwedeng mag-usher kasi hindi ka kumingiti eh. Ang dami, qualification, no? Kailangan sundin mo yon. Kailangan you made yourself perfect para makapasa ka sa standards nila. Kami, gusto nyo ba yon? God has already accepted you and then you're trying to make yourself be acceptable by other people. Di ba ang hirap nun? Trying hard. Hindi naman ganun ang gusto sa atin ni Lord. You're already accepted. No? Kaya po ngayon, kaya meron silang sweeping statement eh. Sinasabi ng mga ibang churches, eh basta, lahat ng nasa Old Testament ay under the law at ang nasa New Testament ay under grace. And that's it. Mali po yun. Hindi po ganun. No? Dapat po na alam po talaga natin kung kailan sinimula o nagsimula yung law at kailan din po natapos. Naalala na po yung turo ni Bishop Last Pastors Academy. No? Na yung dapat we should know how to rightly divide the word of truth. Nasa 2 Timothy chapter 2 verse 15 po yan. No? Malinaw po na ang Bible po ay divided into two major literary divisions. Yung Bible po is divided into two books. One is, you know, the Old Testament, which has 39 books, and the New Testament, which has 27 books. Amen. Now, meron din po sa Bible na tinatawag na seven covenants. Recorded po yan in the Bible, na kung saan, yung pag sinabi pong covenant, again, this is a definition of terms, kapag sinabi po natin covenants, ito yung agreement ng Diyos between man. Yung agreement ng Diyos, kasunduan ng Diyos sa tao, no? In general thinking po ng karamihan ng mga ibang churches at mga ibang pastor, na lahat daw nasa Old Testament ay puro law, under the law, which is very wrong. Mali po. Now look up here. You can see here na tanging dalawa lang po ng covenant ang law. There's the Edomic, the seven covenants, the Edomic, Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, and Messianic. Now, yung Edenic, ano po yung pagkakaiba nung 1, 2, 3, 4? Yung Edenic po, this is before the fall. Bago po na, you know, mag-fall ang tao into sin. Yung Adamic naman po, ang covenant is after the fall. Nung nagkasala na po yung tao. Now, yung Noahic po, it is yung panahon ng flood. Alam naman po natin yung Noah, no, yung nagdala po siya ng maraming animals sa malaking boat. Right? And Abrahamic covenant is yung time na po ni Abraham where God, you know, made his covenant to Abraham. Amen. Then after po niyan, pumasok na po yung Mosaic which starts the law. Now when you call Mosaic, this is the time of Moses. And then nagpatuloy po yan sa time ni David, Davidic, nakipag-covenant po ulit si God kay David but still under the law. And then after po that, dumating na po si Jesus. Pumasok na po ang new covenant, the eternal covenant, and the last covenant, which is the covenant of grace. The fullness of grace.
Now, kaya po, you can see from here, kaya hindi po totoo na ang lahat ng nasa Old Testament ay under the law. Hindi po. Because even before the law came, there's already grace. Because in the first place, law was never part of God's agenda. Ang agenda po ni God talaga is just grace. Because He's the God of grace. And will always be grace. Kaya grace is always greater than the law. Now, very quickly, I will show you in the Old Testament na meron talagang grace. Baka nagtataka kayo, talaga nga, Pastor, patunayan mo sa amin, meron ba talagang grace sa Old Testament? Yes. Aminado tayo na hindi pa ito full grace sa Old Testament. It's just what we call the foretaste of grace, but it's still its grace. Kasi po yung fullness of grace, dun dumating na si Jesus. Amen. Mabilisan lang po ito, no? And grace under the Old Testament. Number one, grace on Adam. Did you know that during Adam's time, meron na pong grace? Sunod dito, na alam nyo si Adam ay isang Old Testament personality. Yes or no? Sino ba si Adan? Old Testament po si Adam, right? Now, did you know that during Adam's time, meron ng grace? Nung bumagsak na kalagayan ng tao, alam nyo po, ang sino ang unang humanap kay Adam? Si Adam ba o si God? Si Lord po ang unang humanap kay Adam. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 9, "Then the Lord called to Adam and said to him, 'Where are you?'" Ito po ay expression ng grace. Pwede namang pabayaan ng Diyos ang tao eh. Eh, ikaw ay nagkasala. Makukulit kayo. Matitigas ang ulo. Sinabihan ko na sa inyo, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong ito. Pero kinain mo. Kayo nagkasala, kayo lumapit sa akin. Pwedeng gawin ni Lord John. Yes? But He did not. What He did is He looked for them. After na nagkamali sila, hinanap kagad nila. When God looked for Adam, that's the expression of God's grace. Hindi lamang po yan. Genesis chapter 3 and verse 21. Sabi niya, "And the Lord God made clothes out of animal skin for Adam and his wife, and He clothed them." So, na-realize na po nila na they are naked. Alam niyo, no, the first thing that they did, si Adam tsaka si Eve, nagawa po sila ng damit by using fig leaves. Mga dahon po. Yun po yung damit nila. So that just was just showing us that, you know, that's the way of, ganun talaga yung kalagayan ng tao, na kapag sila yung nagkamali, as much as they can, they will do things to cover up on their own. Pero sabi ni Lord, hindi yan. Because that's not good for you. Parang hindi yan sapat na i-cover ang kamalian mo. What God did is He killed the first animal. He drew first blood. Saan galing yung animal skin? Of course, He need to kill an animal to get the animal skin. Now, that's a picture foreshadowing of what His Son will do. The shedding of the blood to cover the sin. So, kaya nung ginawan po ni Lord ng damit, no, kasi yung iba, ang akala nila nung nagkamali, minsan yung ginagawang portrayer or illustration na sinasabi sa atin nung nagkamali si Adam and Eve, no, di ba, galit ang Diyos, you know. Yes, eventually pinalabas po sila dun sa Garden of Eden because that's also a picture of grace. Because ayaw ni Lord na makain nila yung bunga ng eternal life na kung saan if they eat that, they will never die. And God doesn't want that, na ayaw ni Lord na sila ay eternally living under sin. Kaya gusto ni Lord, sige, labas kayo dyan. Parang sa gayon, I still have plan to redeem you. Magkaroon ng redemption sa inyo. Amen. So this is also a picture of grace. Dinamitan ng Diyos si Adam at si Eve. Hindi sila pinagalitan, hindi nilatigo, hindi pinatamaan ng tiglat, hindi sinipa, hindi tinadyakan, kundi dinamitan. Is that a picture of grace? Amen. Because God is gracious. That's grace on Adam. Number two, grace on Noah. Kilala niyo po si Noah, right? Si Noah po ay nakaranas din ng grace of God. This is also a Old Testament personality. Sabi po sa Genesis chapter 6 and verse 8, again, word for word, sabi po rito,
But Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace. Niisip natin ang grace ay nasa New Testament lang. But it's very clear, pinakita po rito, even in the Old Testament, may grace na. Now, ang Hebrew word po ng grace ay Cain. Everybody say Cain. Cain. Ang ibig sabihin po ng Cain in English is favor. Kaya po, if you read the NIV version, correct po yung ginawang translation ng sabi doon, but Noah found favor, Cain, in the eyes of the Lord. Now, kaya po, kapag ka tinanong, may nagtanong sa inyo, no, yung grace, ibig sabihin po niyan, favor. At ang favor, ang ibig sabihin po ng favor ay grace. Kaya po kapag may nagtanong sa inyo, ano ang ibig sabihin ng grace, dapat alam nyo na yung sagot. I hope by now alam nyo na yung sagot. So what is grace? Grace is to receive what you do not deserve. Grace is to receive what you do not deserve. If you think you deserve it, if you think deserve ko to, no? Deserve ko to, then it's not grace anymore. It's a reward. Kasi deserving mo magkaroon ng reward, no? If you think you do not deserve it, then it's grace. Alam niyo po yung kasunod niyan, no? If you think you deserve it, then glory to me. Yes, I did it. I'm the best. Ang galing ko. Glory to me. But you think if you don't deserve it, then glory to God. Salamat po sa Panginoon sa pagtawag sa akin. Salamat sa Panginoon sa pagpapatayo sa akin. It's not by me. It's because of you. Kaya po ayaw ni Satan na matutunan natin yung grace. Kasi kapag natutunan natin yung grace, ang magiging mukhang bibig mo natin ay glory to God, glory to God. Ayaw ni Satan yon. Ang gusto ni Satan, magstay tayo sa law, performance, parang sa gayon, ang marinig niya, glory to me, ang galing ko, ang husay ko, ang talino ko, ang galing ko, ang galing kong umawit, ang galing kong tumugtog, ang galing kong lahat ng bagay, no? Glory to me. Gusto ni Satan, agawin mo yung glory kay God. Gusto ni Satan, kuhanin mo yung glory, steal the glory, and get all the glory, not God. Remember, brothers and sisters, it's not about you. It's about Jesus. Amen? Kung di mo po alam kung gaano ka, kung di mo alam kung gaano mo kakilala si Noah po ay hindi po perfectong tao. As a matter of fact, he didn't deserve to be blessed. Pakita ko po sa inyo sa Genesis chapter 9. No? After the flood, Noah began to cultivate the ground and he planted the vineyard. One day, he drank some wine he had made and he became drunk and lay naked inside his tent. Nalasing ang lolo mo. At sa sobrang kalasingan, nakahubad siya. I mean, he's not a perfect person, but Noah found grace in the eyes of God. I mean, make no mistake, wala pong perfect na tao even sa Old Testament. Pinili sila ni Lord, hindi dahil perfect sila. Pinili sila ni Lord, pinili sila ng Panginoon because at the end of the day, it's all by the grace of God. Because grace is greater than any sin. Amen? Grace on Adam, grace on Noah, and then number three, grace on Abraham. Amen. Grace on Abraham. Very, alam niyo na po yung story dito, no? Si Abraham po lied not just once, twice about his wife. Basahin niyo na lang po sa Genesis chapter 12 and Genesis chapter 20. Nagsinungaling po si Abraham sa pero, nagsinungaling po si Abraham kay Abimelech. Ano yung pinagsinungalingan niya? Both si pero at si Abimelech nakakursunadahan yung kanyang wife na si Sarah. Imagine that, 90 years old. Nagustuhan pa ng pero at ni Abimelech. Kamusta ka naman? Diba? 90 years old. I mean, si pero pwede naman makahanap ng mas bata-bata, right? Mga 89 years old siguro, pwede. Pero ba't nagustuhan niya si Sarah, 90 years old? No, sa takot ni Abraham mapatay, anong ginawa niya? He lied about his wife. Sabi niya, ay, he's not my wife. She's my sister. Take her. No. I mean, just to save his own skin,
Sinabi niya, hindi niya asawa, sabi niya, kapatid. No? As we all know the story, alam niyo po yun, of course, hindi pinayagan ni Lord na makuha ni Pero o ni Abimelech si Sarah because God has a promise for them. And you know, after this story ang natapos po noon, nakaalis po sila ng Say from Egypt at saka from Gerar, having lots of gold and silver with Sarah back on the arms of Abraham. Amen. Because there is a grace on Abraham's life. Now, ang tanong po, siguro na umiiral o umiikot na sa isip nyo ngayon ay, ibig sabihin ba niyan, kinukonsente ni Lord yung pagkakasala o pagkakamali ni Abraham? Kasi nakalusot sila eh. Nakalabas sila ng Egypt, nakalabas sila ng Gerar, may gold and silver pa kasama si Sarah. Hindi sila napatay, hindi na-harm si Sarah, they both been freed. So ibig sabihin ba nun, pinalusot ni Lord yung kalokohan, yung pagsisinungaling ni Abraham? Kinukonsente ba ni Lord yung pagkakamali ng mga Kristiyano? The answer is no. Paano yun, Pastor? Can you explain? Here's a simple explanation and I don't want you to miss this. It's simply because grace is to receive. Yun lang po yung sagot doon. Hindi po kinukonsente ni Lord yung pagkakamali ni Abraham. It's simply just grace is to receive what he did not deserve. Hindi niya deserve yung grace, but God has given it anyways to him. Hindi deserving tanggapin ni Abraham ang blessing. Kaya po yung grace talaga hindi po natin maunawaan, maintindihan. There's so, grace is so amazing. That's why maraming pong pastor cannot easily accept it. Kasi gusto ng ibang pastor, gusto ng ibang churches, pagkakamali, parusahan yan, pagalitan yan, disciplinary action yan. Ayaw nila nang pinapalusot. Ayaw nilang mag-extend ng grace. Gusto nila parusahan ang tao. Because people normally think in life, you get what you deserve. Nang kamali ka, this is what you deserve, parusa. Yun ang gusto ng karamihan tao. Yun ang thinking ng tao. Hindi po pwede yan sa grace. Because in grace, we receive what we do not reserve. Amen? Amen? So, Pastor, hindi mo pa rin sinagot yung question, no? Paano ngayon pagsisinungaling? Paano yung panloloko ni Abraham? Paano na yon? Ito po yung sagot, no? Grace is greater than Abraham's sin. Ganon din po sa inyo. If you think you have done sin, nakagawa ko ng kasalanan, Pastor, na sa tingin ko hindi kayang patawarin ng Diyos. No! Grace is greater than your sin. It's mind-blowing. It's mind-boggling. No one can fully explain this. Even me, I raise my hand. Hindi ko kayang explain to. But this is the truth. Grace is greater than your sin. Amen? Romans chapter 5 and verse 20. Moreover, the law entered that offense might abound. Ito po sinasabi. But where sin abounded, grace abounded much more. Kaya mas great po ang grace kesa sa law or kesa sa sin. And finally, the grace on Israel. No. Sino ba yung Israel na yan? Israel is the son of Abraham. Galing po si Israel kay Abraham. So as we all know, Abraham has a son, Isaac, and Isaac has a son, Jacob. Amen? Si Jacob po naging Israel. God changed his name from Jacob to Israel. Now si Jacob po, si Israel, meron 12 sons. Amen? Isa po sa son niya ay si Joseph. Si Joseph which went, napadala po sa Egypt. Right? And Joseph become the second most powerful man in Egypt. Now ito po 12 sons ni Jacob eventually become the 12 tribes of Israel which becomes the nation of Israel. Yun po yun kaya po naging nation of Israel. Now, nasusundan niyo po yung story ha? Just give me 5 more minutes. Okay ba yun? O gusto niyo mag-uwian na po? Wala po kayong choice. Ako may hawak ng mic. 5 minutes. Amen?
Now, sa Israel po ay naging slave in Egypt. Paano sila napunta ng Egypt? Like I said, si Joseph po napunta ron at dinala niya yung nation of Israel doon. Eventually, they grew there in numbers but they become slaves in Egypt for so many years. Now, nag-decide si God ilabas ang kanyang tao, ang kanyang land from slavery at dalhin sa promised land, which is what we call Canaan. Si God po ang nag-decide. Amen? And He chose Moses to be His representative at na magligtas, magpalabas sa Egypt. So, inutusan niya, pinabalik niya sa Egypt si Moses upang i-free yung slave Israel from Egypt. Now, ito po yung tagpo na yon. So, Exodus chapter 3 and verse 6. So, kinausap ni God si Moses. Very quickly, sabi niya nun, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Now, ang tagpong ito ay tinatawag nating encounter of the burning bush. No, nagpakilala po si Lord. Ano yung kanyang introduction dito? Sabi niya, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Bakit ganun yung kanyang pagpapakilala kay Moses? Why? Ask me why. Simply because he's saying, it's not about you, Moses. It's about my covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Gagawin ko to sa inyo, gagawin kong palabasin ang Israel sa slavery, hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa kanila, because of my grace covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Clear? Kaya po ganun yung introduction niya. Again, they don't deserve to be freed from slavery. But God will do it and set them free. Not because of by their works, not because of what they did, but because of God's covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Malinaw po. Continue po natin. Verse 7, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them cry out because of their slave drivers, and I am concerned about their sufferings. Now, very quickly, pinakita po dito sa passage natin kung ano ang nasa heart of God. Tandaan niyo po, mga kapatid, nakikita po ng Diyos, nadidinig ng Diyos yung mga daing at prayers niyo, mga kapatid, at may malasakit po siya at handang gumawa para sa inyo. He has seen, He has heard, and He is concerned. And He is ready to act. Can you say amen? Amen. Yun po yung God nating we serve. Now, verse 8, tuloy po natin, I have come down to rescue from the, you know po yun, I have come down to rescue. So, He is willing to act. He is doing something behind the scene. From the hands of Egyptian and to bring them out of that land into a good and spacious land, land of flowing milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. So basically, this is what he's saying. This is the promised land na pinangako ng Diyos sa kanila. Amen. Now, jumping to verse 10. Now, sabi niya kay Moses, so now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelite, out of Egypt. Then next, jumping into verse 15, and God, so habang inutusan niya si Moses, sabi niya, wait, meron akong pahabol. Ito yung pahabol niya. Say to the Israelites, kanino gustong i-address ni God yung message? Kanino gustong i-address ni Lord? Sa Israelites. So sabi niya kay Moses, sabihin mo sa mga Israelites, the Lord, the God of your father, the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. Again, bakit niya inuulit yun? Because gusto niyang ipaalam sa buong Israelites, gagawin ko to, I will set you free, not because of what you did, but because of my covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Wala kayong participation, wala kayong kinalaman, but I will do it because I promise Abraham that I will be good with him. Yun ang pangako. Yung covenant nila, kasunduan nila. Magiging mabuti ako sa iyo, sa mga magiging anak mo, at magiging nation mo. Sabi niya, yung nation mo magiging kasinarami ng stars from the sky and sun in the shore. So kung gaano naging kabuti si God kay Abraham, He is willing to extend that goodness, that grace sa Israelites. Kaya pinariremind niya, say to the Israelites that I am the God of Abraham,
Jacob, Isaac and Jacob. Then another, furthermore, sabi sa verse 16, so go assemble the elders of Israel. Now, two groups ang kinagustong kausapin ni Lord dito. First, the nation of Israel, and then the second is the elders of Israel. Ano yung elders of Israel? Ito po yung mga leaders. The same message, and say to them, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob appeared to me. Ganun din. Gusto kong i-remind mo, even your leaders, na hindi dahil sobrang gagaling ng mga leaders mo, kaya ako sila palalabasin. No, this is because I am good to Abraham, Isaac, and Jacob. I will be also good to you. Amen? So, moving on. Now, I'm going to show you three passages na kung saan pinakita ng Diyos kung gano'ng kabuti ang Diyos. Kahit pasaway, sakit ng ulo, matitigas ang ulo mga Israelita, pinakita ng Diyos kung gano'ng siya kabuti sa kanila. Exodus chapter 14. Ano yung Exodus chapter 14? This is all about the Red Sea crossing. Alam niyo po yon? Nung tumawid ang Israelite sa dagat na pula. Amen? Three scenarios na kung saan pinakita ng Diyos kung gano'ng siya kabuti at kabait sa kanyang mga anak. Sabi sa verse 10, 14, Espero approach Israelite, look up, and there were Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. No, sa iba pong salin, they cried against to the Lord. No, parang dito pinapakita, natakot sila at nagagalit at nagre-reklamo sa Diyos. Ano yung kanilang reklamo? Sa verse 11, they said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert? To desert to die, no? Wala na bang sapat na libingan sa Egypt at dinala mo kami dito sa desert para mamatay? Yung po yung kanilang reklamo. What have you done to us by bringing us out of Egypt? And verse 12, didn't we say to you in Egypt, leave us alone? Imagine that. Sinabi niya kay Moses, di ba sabi ko sa'yo, iwan mo na lang kami at huwag mo na kaming pakialaman sa Egypt? Ang question ko sa inyo, kanino idea ilabas ang Israel sa Egypt? Kay Moses ba o kay God? Kay Moses, kay God? Kay God. Now, kanino nagre-rebelde, kanino nagko-complain, kanino nagre-reklamo ang Israel? Kay Moses o kay God? No. Kay God. Yes, they address it to Moses, but the idea is kay God sila nagre-rebelde. Andito kami sa Egypt, inalis mo pa kami. Kontento na kami rito, nilabas mo pa kami. They're not just actually complaining to Moses, they are complaining to God. Bakit ganon? It would have been better for us to serve the Egyptian than die in the desert. Now, bago tayo pumunta sa verse 5, Exodus chapter 15, ano po yung naging response ni Lord after sa mga reklamo, rebellion na ginawa ng Israel? Ano? Binuksan ang Red Sea at sila ay nakadaan. Wala ni isa namatay. Lahat nakakross ng ligtas. Sa kabila ng pagre-reklamo, sa kabila ng kanilang rebellion, pinatawid pa rin sila ni Lord. Kung ako yung Diyos, kung kayo si Lord, anong gagawin niyo? Baka patamaan ko ng kiglat yung mga antitigas ang ulo nyo ah. Nilabas ko na kayo, nagre-reklamo pa kayo. Buti na lang hindi tayo Diyos. Buti na lang si God ay si God. No? Imagine that. Mabuti ang Diyos pero pinalabas pa rin sila. Exodus chapter 15, eto na naman. Napunta sila doon sa wilderness, nakatagpo sila ng tubig, but when they start drinking the water, sabi nila, ang pait! The water is bitter. Nagreklamo na naman sila. When they came to Mara, they could not drink the water because it was bitter. So, anong ginawa ni Moses? So verse 25, Moses cried out to the Lord. The Lord showed him a piece of wood, then he threw it to the water and the water became sweet. Sa kabila ulit ng pagre-reklamo nila, wala kaming mainom, ang pait ng tubig. Anong ginawa ni Lord? Binigyan pa rin sila ng mainom na tubig. At ginawa pang sweet. Parang ano tawag doon? Matamis na tubig. Amen. So that's Exodus chapter 15. Now, Exodus chapter 16. Alam niyo naman po, very quickly, story na to. Manna and quail from heaven. Now, again, ando sila sa wilderness. Ano ba naman ito? Moses,
dinala mo kami rito upang mamatay lang. Nung nandun kami sa Egypt, we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. Nung nasa Egypt kami, meron kaming eat all you can. Meron kaming buffet, kahit ano, gusto namin kainin. Pero dito sa desert, dinala mo kami, wala kaming makain. Reklamo, reklamo, reklamo. Only, di ba? Unlimited reklamo. Amen? Anong ginawa ni Lord? Kung kayo si Lord, anong gagawin nyo? Mamatay na kayo sa gutom. No? Ang kukulit nyo eh. Hindi. Anong ginawa ni Lord? But God rained manna from heaven and quails. So meron na silang manna or yung bread o yung tinatawag nilang pagkain at saka yung meat. Pinakain pa rin sila ni Lord. Amen. Amen. So the Lord rained down bread from manna heaven for you. People got each day gather enough for the day. Now, before the law, God's people live under grace. So yung Exodus 14, 15, and 16, under grace pa po yun. Sa kabila ng kanilang pagre-reklamo, rebellion, pagre-rebelde, God has still been good with them because it's not about them. It's because of His goodness to Abraham, Isaac, and Jacob. That's grace, di ba? Grace yun. They don't deserve the blessings na binigay ni Lord. Pero binigay pa rin sa kanila. Amen? Now, where? So, now, something happened. Something happened. 3 minutes. Something will happen. Alright. Exodus 20. Binigay na po ang law. Now, question ko po sa inyo. 14, 15, 16, nauna ba ito sa 20? So, Exodus 14, 15, 16 ay nauna kesa sa Exodus 20, right? Yes. Well, the reason why I asked that, because marami pong pastor, even pastor didn't know. Hindi po nila alam. Na on Exodus 14, 15, and 16, hanggang 18, hanggang 19, it's still grace. Ang akala nila, lahat ay law na. No. 14, 15, 16, it's still grace. But pagdating ng 20, dito na pumasok ang law. Nagkaroon ng drastic change, malaking pagbabago ang naganap. Now, I will show you what happened after na ibigay na po yung law. So, nag-iba na po ng tipan. Abrahamic covenant, naging Mosaic covenant na po. Maibigay na yung law. Amen. So ang continuation po nito ay nasa Numbers chapter 21. Bakit biglang nag-jump tayo sa Numbers 21? Kasi during this time, umiiral na po yung law. Now, I just want to show you what's the difference happened before the law, under grace, and what happened under the law. So ito na po yun, under the law na po sila. So bakit Numbers? Alam nyo po yung pagkakasunod. Genesis, Exodus, Numbers. So from Numbers until the end of the Pentateuch, umiiral na po yung law. No, so they traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom. But the people grew impatient on the way. They spoke against Moses, against God and against Moses. And they said, why have you brought us up to Egypt to die in the desert? Now, ang question ko po sa inyo, ito po bang reklamo nila na to na bakit mo kami nilabas sa Egypt at dinala mo sa desert? Ito po ay lumang issue o bagong issue? Naireklamo na ba nito nila dati o hindi pa? Lumang issue na, right? Nareklamo na nila ito before, sa Exodus chapter 14, bago sila tumawid, di ba? Nagreklamo sila, ba't mo kami nilabas sa Egypt? No? And again, nandun na sila sa law, same reklamo, dinala mo kami sa Egypt para mamatay? Amen? Why have you brought us out of Egypt? Now, next. Then, sabi nila, there is no bread and there is no water. Now, question, ito ba ay luma o bagong reklamo? Luma. Bago o luma? Luma. Lumang reklamo na. Kasi from Exodus 15 and 16, reklamo na nila yan. Yung tubig mapait. Exodus 16, wala kaming makain. Again, nagreklamo sila from Numbers 21, walang bread at walang water. Now, look at the result. Verse 6, then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people and many Israelites died.
Exodus 14, 15, 16, ganon yung complaint, same complaint, pero walang namatay ni isa. Same complaint, verse 6, Numbers 21, maraming namatay. Bakit? Why? Look up here. The complaints are the same, but the covenant is not. What is a covenant? What's the covenant change? Under grace, Exodus 14, 15, under grace pa. Pagdating ng Numbers or Exodus chapter 20 onwards, under the law. Now you know, malaki ang pagkakaiba ng dalawang covenant. And now I hope you begin to appreciate the finished work of Christ. Like I said earlier, tapos na po yung law. Wala na pong under grace. Ewan ko na lang sa'yo kung gusto mong bumalik under grace. Pero this time, we are all under grace, not under the law. Binalik tayo muli ni Jesus under grace. Tinapos na niya yung law. Now, I just show you the entirety of what happened from the law, the beginning of the law, until the end of the law. Now, ang question ko sa inyo, which is greater, grace or the law? Grace. Which is greater, grace or the law? Grace is greater than the law. Now, the big idea, I want you to read all together. 1, 2, 3. In Christ, I am under grace. One more time. In Christ, I am under grace. Glory to God.